Hello mga ka-province life, ngayon nga ipapakita ko sa inyo ang ginawa natin ngayong hapon. Ngayong hapon lang po mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Kung ano nga ba yung nagawa natin sa loob ng dalawang oras na yun. Kaya ngayon na ipapakita natin mga ka-province life. Hello mga ka-province life, ngayon nga ay i-update ko kayo sa ating farm, sa ating mga tanim na gulay at saka sa ating mga alagang hayop at ipapakita natin yung ginagawa natin dito sa loob ng ating farm mga ka-province life at tara samahan nyo kami. Natutuwa tayo mga ka-province life, masaya tayo dahil nakita na natin yung unang bunga ng ating mga talong at napakarami niyang bulaklak at sana tuloy-tuloy yung pagganda niya mga ka-province life at itong nakita yung talong natin napaka lulusog, mataba sila mga ka-province life at saka maraming bulaklak. Nakita ko na rin yung pinakauna-unang bunga niya. Ilang puno pa lang naman yung lumabas na yung bunga na siguro mga 5. Pero yung iba ay talagang makita mo ng mahaba na yung bunga niya. At ito nga yung mga tanim din na okra. At itong tanim na okra ay si Papang yung mga nagtanim dito. Ang itinanim lang natin mga ka-province life itong talong. Pero siyempre inaalagaan natin ito lahat. At itong talong natin ay inaalagaan din ni Papang. Kumbaga sa amin to lahat na mga gulay. Yun nga at nilinis na natin yung talong natin kasi nga madamo at minsan si Papang din ang naglilinis. Madalas siya ang naglilinis dito kasi nga yun yung yung libangan niya yung maglinis ng dito sa gulayan natin. Lininis niya rin ang mga okra dito sa mga talong at tayo rin naglilinis din naman tayo mga ka-province life ng ating mga tanim na gulay dito. At yun nga sana nga magtuloy-tuloy yung ganda ng ating mga gulay mga ka-province life para makita natin yung kung gaano nga ba karami yung ma-harvest natin dito at excited na kung mag-harvest sa pinakaunang harvest ng ating mga tanim na gulay. Ito nga at tapos na tayong kumuha ng Madre de Agua. Ito ang isa sa mga tinatanim ko dito sa ating farm, mga Madre de Agua at marami na tayong tanim dito sa palibot natin dahil ito yung isa sa alternatibong pinapakain natin sa ating mga alagang baboy at paborito nila to at mayaman sa protina itong Madre de Agua kaya nagtatanim pa ako at marami na tayong tanim doon sa likod at sana ay dumami pa at dahil maganda talaga yung Madre de Agua para sa ating mga alagang hayop. Lalong-lalo na sa ating mga baboy at manok. Maya-maya mga ka-province life, ipapakain na natin to. Pagkatapos nilang kumain ay ipapakain na naman natin sila ng Madre de Agua. At yan, napakalaki na ng mga alaga natin mga ka-province life. Nasa 70 to 80 kilos na siguro to. At sana tuloy-tuloy lang yung magandang paglaki nila dahil para mas makabawi tayo sa ating Siyempre yun yung gustong-gusto natin yung lumaki yung mga baboy natin, bumigat at patuloy yung paglusog at paglaki nila. Ito nga rin yung mga alaga nating manok. Tapos na silang kumain. Yung iba siguro ay namasyal na naman sa likod. At nandito na naman yung hari ng ating kulungan na inaaway niya na naman yung black astralorp natin. Nandito sa loob yung yan, yung breeding natin na black astralorp. Ilang linggo mula ngayon mga ka-province life ay mangingitlog na rin yung mga alaga natin yan. Ngayon nga ay hinihintay lang natin na matapos kumain yung mga alaga nating baboy bago natin ipakain itong mga kinuha nating Madre de Agua kanina. Dahil sinisimot pa nila yung kanilang kainan at maya-maya mga isang minuto ay magbibigay na tayo ng mga Madre de Agua sa kanila.
Yun nga, tapos nang kumain yung mga baboy natin. Ngayon nga ay tapos nang kumain yung mga baboy natin. Ngayon ay ibibigay na natin tong Madre de Agua. Yan nga, at katatapos na katatapos pa lang nilang kumain ay nag-aagawan na naman sila sa Madre de Agua. At dito ay mukhang busog na busog tong dito. Yan, napakasarap ng kain nila, merienda agad. Katatapos pa lang kumain ay kumain agad ng Madre de Agua tong mga alaga natin. Yung iba ay nag-aagawan sa baba, hindi nila nakita na may pagkain dito sa taas. Yan, busog na busog. Wala pang mga 2 minuto mga ka-province life mula nung natapos silang kumain ay binigyan natin agad. Kung nakikita nyo naman, talagang gustong gusto nila. Nasa 1 kilo yung binigay natin, 1 kilo dito at 1 kilo din sa kabila. Napakalaking busog yun mga ka-province life, napakalaking dagdag kabusugan yung binigay nating Madre de Agua ngayon. Itong mas maliliit natin ay nag-aagawan. Mukhang ubos na agad. Wala na nga. Mas mabilis siyang kumain. Kukuha lang ako ulit ng konti mga ka-province life at ibibigay natin sa kanila. Yun nga, tapos na natin pakainin ng Madre de Agua yung mga alaga natin. Mukhang kulang pa sa kanila, bitin na bitin pa sila. Yun nga mga ka-province life, napakita natin yung ginawa natin ngayong hapon. 2 oras lang, 3:00 hanggang 5:00 yung ginawa natin. Nakapaglinis tayo sa talong natin. Pero hindi natin natapos yun mga ka-province life. Sinimulan lang natin linisin ulit. At nakapaglinis tayo ng ating gulayan, napakain natin ng mga baboy natin, napakain rin natin sila ng Madre de Agua, itong sa mga manok din natin. Yun po yung nagawa natin sa loob ng 2 oras, 3:00 ng hapon hanggang 5:00. At sana ay tuloy-tuloy yung suporta natin mga ka-province life sa mga ginagawa natin dito sa farm, dahil marami pa tayong aalagaan sa susunod ng mga hayop at marami pa tayong itatanim ng mga gulay or ano pa man na klaseng tanim yan mga ka-province life. Maraming salamat. Yun nga, shoutout ulit natin si Bibilin Roses Munoz dahil napadala na natin yung order niyang Madre de Agua kahapon. Siya na muna siguro yung huling padala natin sa magpapadala na lang ulit tayo ng Madre de Agua sa July dahil nga ubos na yung mga sanga natin. Pinapatanda pa natin yung mga sanga natin para okay yung mabili ng mga ka-province life natin na mga sanga. Kaya hindi naman tayo pwedeng magbigay ng sanga na hindi magulang kung kasi pangit yun, mga madaling malanta at mahirap mabuhay mga ka-province life. Kaya shout out sa iyo Bibilin Roses, yun na po yung muna yung huling padala natin ng Madre de Agua. At saka shout out din ulit kay Daryl Yuman ng Cebu City. Shout out din kay Jenny Biblianes. Shout out sa iyo bago nating ka province life. Shout out din ulit kay RM Aaron Vlog. Shout out din kay Boboy Tambay. Maraming salamat. At shout out din ulit kay Yuman Daryl ng Cebu City. Daryl Yuman, shout out. Yun nga mga ka-province life, parami na po tayo. Parami na po yung subscribers natin, mga viewers natin, yung mga sumusuporta. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta, sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin na laging nandyan, tahimik lang. At saka sa mga OFW natin na walang sawang sumusuporta, sa mga laging nagko-comment na nagugustuhan nila yung ginagawa natin. Maraming salamat po mga ka-province life.